Okay po, so welcome for sa ating pong first week ng ating pong business finance. So let me share my screen. Po, nakikita po? Pakisagot po kung nakikita. Thumbs up or whatsoever. Opo, sir, nakikita po. Okay po. Opo, sir. So, dire-diretso na ako. Okay. So, for this week, we will be starting your business finance. Okay po. So, lesson 1 at lesson 2 lang po muna ang ating pong kailangan i-discuss ngayon. What is that? That definition of finance and areas of finance ang kailangan nating i-settle for this week. So, sabi nga natin, bakit pa nagkaroon ba ng business finance? Ay may accounting na kayo. So what's the difference between business finance at saka po accounting? Finance is usually related to money. Alam natin yan na ang finance, pag pinag-usapan natin ay finance, ibig sabihin nun ay money. So paano ba siya naiba sa accounting? When we talk about accounting kasi, it is how money flows. Okay po. Kung paano ba umaandar ang pera nyo? Kaya nga sa accounting, nag-accounting na ba kayo? ABM, nag-accounting na kayo? Yes or no po? Hello? Nag-accounting na po kayo? Hindi pa po, sir. Hindi pa po. Okay po. So, kung hindi pa nag-accounting, when we talk about accounting kasi, inaalam natin paano ba umandar yung pera. So, kaya nga sa accounting, may maririnig kayo na kailangan balance. Sa yung lumabas na pera ay dapat balance sa pumasok. Ang lumabas na pera ay dapat lahat nakalista. Saan ba siya napunta? Lahat ba ng wala bang nawalang pera? That's accounting. Pero ang finance is more on paano mo ba ginamit yung pera? Okay? Paano, saan mo dadalhin yung pera? Saan mo ibabayad yung pera? Saan mo ilalagay ang pera ng inyong kumpanya? So it is said that finance is both science and art. Ba't naging science and art? When we talk about kasi science, eksakto or detalyado. Kaya po, kasi ang gagamitin natin sa finance, kaya sa naging science ay lahat ng data. Pag-aaralan, kailangan mong mag-collect ng data para alam mo kung saan mo dapat dalhin yung pera mo. And also, it's an art kasi during the course, nagbabago-bago ang status ng gobyerno, ng status ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng basta-basta invest ng pera. Kailangan mong malaman kung paano ba, kung saan ba ang daloy, alin ang magbo-boom, alin ang hindi magandang lagyan ng pera. So, it's an art kasi kailangan mong mag-adapt sa time. Okay po? So, today, finance function is separate field of closely to economic and accounting. Sabi nga na, sinasabi na yung finance natin, ang function niya ay na may kinalaman sa economics and accounting. Ano ba yung economics? Ang economics kasi ay ang paggamit at sabi nga natin, economics is concerned with efficient utilization of scarce resources to satisfy human needs and wants. So, ibig sabihin, kung ano yung resources natin ngayon, gagamitin mo siya. So, that is what finance is all about. Kung kailangan mo malaman ano ba ang meron ka at paano mo siya gagamitin. And also, accounting, kasi sabi nga natin, kailangan hindi ka lalampas kung ano meron ka. Hindi pwedeng gumastos ka o mag-invest ka ng higit sa anong meron ka. So dapat yung pera mo, kung ano lang yung pera mo, dito ka lang iikot. Bawal ka lumampas. Kasi kapag lumampas ka, minsan there were instances na kulang yung pera mo. Pwede ka naman mangutang, pero kapag hindi ka wise sa paggamit ng pag-utang, lulubog at lulubog ka sa utang. So that's the major problems of the major problem kapag hindi tama ang paggamit mo ng pera. Okay? So
sa finance, sabi nga natin, sa finance, marami siyang ano, areas of finance na tinatawag tayo. So, we have the main, two main part or areas of finance, which is the private finance and the public finance. But for the meantime, we will be focusing on the private. Kasi ang public finance ay sa gobyerno yan. As in estudyante, ang focus lang natin ngayon muna ay yung sa private sector. Paano ba paano ba umaandar ang pera sa private sector? Okay? So kung mapapansin nyo, it can be, ang private can be personal or business finance. So ito yung pinaka subject natin, which is the business finance. And the business finance is subdivided into financial management, capital market, and financial investment. So isa-isa natin, pag-differentiate natin bawat lahat ng yan. Okay, pwede nyo pong screenshot muna to para meron kayong idea. Okay. So sa finance, sabi nga natin, yung private is the management of financial resources of private individual, private organization, and non-government organization in accordance to prescribed financial policy and priority of the person and business organization. So ito ay kung paano ba gagamitin ng isang private individual or private organization or private business ang kanyang pera or resources base sa tama at in accordance to the law. While the public finance naman is about paano ba ginagamit ng gobyerno ang pera na nakukuha niya galing sa taxes. Okay? Yun yung ang pinaka budget ng gobyerno ay nanggagaling sa tax. At paano ba ginagamit ng gobyerno ang nakukuha niyang budget? Kaya nga po, kung mapapansin niyo, nagkakaroon po ng ang Senado ang nagbibigay ng budget for exclusive for a year kasi sila yung nag-aaral saan dadalhin dapat ang pera. Okay? So labas muna tayo dun sa public, we're on the private. So kapag private, it can be personal or business. So personal, ibig sabihin, paano mo ba ginagasta ang pera mo? Diba? So everyday, sabi natin, meron kang personal needs ko. O ikaw naman ay nagtatrabaho, may sahod ka. So paano mo ba iba-budget o paano mo ba gagamitin yung pera na binigay sa iyo for 1 month or 1 week or a day, 'di ba? So that's personal finance. Paano mo gagamitin or paano lalabas at papasok ang pera sa iyo? Well, the business finance naman is about the business. So isang business, paano ba i-handle ng isang business ang pera na meron siya, which is the capital. Okay, yung capital. So paano ba natin ginagamit yung pera sa business? At may tatlong major division of business finance. It is the financial management, capital market, and financial investment. Ano pinakaiba-iba nila? When we talk about financial management, it is focused on the capital budgeting decision. So ibig sabihin, hawak mo yung pera, dapat alam mo kung saan dadalhin, ano ang kailangang bayaran, ano ang kailangang bilhin, ano ang dapat makuha mo, ma-acquire mo. So that's what we call financial management. Ngayon, capital market naman ang tinatawag natin, studies the different financial institution. So ito naman, kapag sinabi natin capital market, inaaral mo naman yung mga kumpanya na pwedeng makatulong sa'yo. Diba, may pera ka. Anong sa pag-capital market naman, ang focus mo naman, ano yung mga kumpanya na pwede maging makatulong sa'yo? It's either pwede mag-supply sa'yo, pwede magpa-utang sa'yo in times of needs, pwede mong maging partner. So that's capital market. That's the idea of capital market. So outsourcing ang tinatawag natin capital market. And the last one is financial investment. Ngayon, kung sakasakali na it's a business decision na magkano mo ba ay kung business kailangan mo bang magbenta ng stocks, ibig sabihin parte ng iyong kumpanya, kung masyado ka na malaki, kailangan paano ba ibebenta yung stocks mo, paano mo pa gagalawin yung stocks mo, kanino ka bibili ng stocks, yan.
So, yan naman, ang financial investment is about investment itself, hindi na siya sa money, kundi yung parang pinag-uusapan natin dito ay ano ang panghahawakan ng kumpanya mo pang matagalan. Ano yung ano yung meron ka, okay, bukod sa money. Okay? Bukod sa money, ano pa yung hawak mo? May stocks, bonds. Mamaya pag-uusapan natin yung stocks at bonds. Kung ano ba yung mga stocks at bonds na tinatawag natin. Okay? Ngayon, sa isang kumpanya, kapag may kumpanya tayo, this is the two major division ng kumpanya dapat. Okay po. So, definitely, we have the CEO, ibig sabihin yung president, yung pinakamay-ari. Okay po. Kung may-ari tayo, dapat may dalawang major ka. It's the operating division, ibig sabihin sa paggalaw ng business, at dapat mayroong kang division na para doon sa finance. Bakit po? Dapat hindi dapat naglalahok ang operating division at finance kasi dapat ihihiwalay ang pera sa mismong may nakihiwalay na nakatingin sa pera sa mismong production. Okay po. So, yung operating division is subdivided in production operation, human resources, and marketing. But the finance is about accounting and treasury. Accounting, so siya nag-aalam kung ilan magkano ang lalabas sa nag-account, magkano lumalabas na pera, magkano pumapasok na pera. Pero ang treasury or yung tinatawag natin finance, siya naman ang nagdedesisyon kung ilalabas o ipapasok ang pera. Kita po ang diferensya ng accounting and treasury. Accounting ang naglilista, nagbabalance ng paglabas at pagpasok. While treasury or finance naman ang nagsasabi kung ito ba'y dapat ilabas o dapat ipasok ang pera. Kasi siya ang namamahala kung paano dadali ang pera. Okay, as of the moment, may question po tayo? Wala po, sir. Okay po. Maliwanag po? Opo. Okay po. So, let's continue. Yun. So, let's continue with the next part of our module, which is the financial institution, financial instrument, and financial market. Okay. So, ano ibig sabihin nito? Ano yung mga parte ng sa paligid natin na may kinalaman sa pera. Okay? At sa ano ba yung ginagamit natin as hindi naman pera. Sa kaperahan. When we talk about kaperahan, hindi lang siya solid na hawak mong 10 piso, 20 pesos, hindi. Maraming uri ng kaperahan, okay, na pag-aaralan natin. So, let's start first. Sino muna yung nag-handle ng pera? Sino-sino ang nagahawak ng pera sa paligid natin? So financial institution or organization that provides financial services in form of loans, credit, fund administration, financing, depository, and safekeeping. Basically, financial institution can be classified as follows. First is depository institution. Second is financial intermediaries. And third is investment institution. So, pag-hiwa-hiwalay natin yung tatlo kasi magkakaiba sila ng function. The first one is the depository institution. The depository institution are financial institutions that accept deposits from individual and corporate entities, extend loans to borrowers, transfer funds, manage funds for individual purposes. Depository institution can be included the following. So ito naman, when we talk about depository institution, from the word depository, so sila ay tumatanggap. Pwede silang magtago ng pera mo, maglabas ng pera mo, magpautang sa'yo, pwede niya i-manage yung pera mo kung gugustuhin mo, or kung papayagan mo silang gamitin yung pera mo, ilalagay nila yun sa mga investments. So ano yung normal na alam natin ng mga depository? Ang pinaka-normal na sa atin na alam natin na depository is banks. Lahat naman siguro alam ang function ng banko. Ang alam natin sa banko, doon natin inilalagay ang
pera natin. Pero hindi lang sa ang bangko, hindi lang basta doon ilalagay ang pera. Bakit nga ba tumutubo ang pera, pera mo sa bangko? Kasi ginagamit ng bangko ang pera sa investments. At yung tubo, parte ka sa tubo ng nilalagay. So sa bangko, pwede mo siyang ilagay doon ang pera mo, pwede ka mag-withdraw ang pera, pwede mo i-strip ang pera mo for doon, for kunyari ay time deposit after 10 years, sa mo pwedeng ilabas. Ibig sabihin, in 10 years, bahala mo na ang pinauubay mo sa kumpanya ang pera mo para gamitin nila sa iba-ibang deposit, sa iba-ibang investments. Yan. So pwede ka rin, ang bangko nagpapautang din sila. So napaka, yan ang pinaka number one example natin ng depository institution natin. So there are different kinds of bank. We have universal bank, commercial bank, thrift bank, rural bank, cooperative bank, Islamic bank. Depende kung saan nakalagay at gaano kalaki at anong purpose niya. Okay? So there are different kinds. So please take note of these different kinds of tax. Okay. Maliwanag po ang function ng bangko? Opo, sir. Okay. So bangko lang, alam niyo naman na siguro naman may mga bank account kayo kahit nga sa school. Di ba dati tinuruan tayo mag-save, meron tayong savers bank. So ibig sabihin, tumatanggap sila ng pera at kumikita ang may hawak noon depende sa inilalagay mo. Okay? So depository. Next, saving and loan association is sometimes referred as financing or mortgage loan companies. This is a financial institution that accumulates savings of members and stockholders for loans and investment in securities for productive enterprises. Anong example nito? Ang example po nito ay SSS. SSS, Pag-ibig. So katulad nun, kapag kayo nagtrabaho, minsan nire-require kayo, nire-require na meron kayong SSS. Ano po yun? Nagbabayad as magiging member ka ng company yun kapag nagbabayad ka. At kapag nagbabayad ka sa kanila, hindi yun katulad ng bank na kapag nagbigay ka ng pera ay pwede mong kunin. Hindi. Ang idea po ng saving and loan association, kapag nagbigay ka ng pera, darating ang time na kapag kailangan mo mangutang, pwede ka nilang pautangin. Pauutang nila sa iyo yung iyong sinave. So hindi siya katulad ng bangko na kapag naglagay ka ng pera, pwede mong kuhanin yung nilagay mong pera. But in this case, it is not the case ng ganyan na nagsisave ka ng money, pero ang idea noon, pag kailangan mo ng pera, hindi ka magwi-withdraw, kundi uutang ka sa naipon mo. Okay po? So the unique feature of financing and mortgage loan is that the depositors are also member borrowers of the association. Maliwari po ang sample po noon, SSS, Pag-ibig, GSIS. Nakita po ang pinakaiba noon sa ano, sa bangko. Apo, clear pa? Okay. Ngayon, next. Trust companies. Apo, when we talk about pangatlo, trust companies naman to. When we talk about trust companies, is fund fiduciary agent or trustees on behalf of individuals for the purpose of management, administration, distribution of properties, target beneficiaries. In other words, trust company acts as a custodian of property on behalf of beneficiary for a fee. So ang nangyayari naman dito, pwede kang magbigay sa kanila ng pera. Pero ang mangyayari nito, pinapabahala mo dun sa kumpanyang yon yung pag-invest ng pera. So parang isa siyang kumpanya na tumatanggap sila ng pera. Pero yung kumpanyang yon, i-invest nila, silang bahala mag-invest sa different companies. Pero it's not as assurance na kapag nagbigay sila ng nagbigay ka doon, tutubo yon. So parang sinabi mo, oh sige, dahil may alam ka sa per sa flow ng business, sige, ibibigay ko sa iyo ang pera mo, i-invest mo siya. Pero it's a trust. It's a
It's a battle of trust. Kasi trust lang ang iaano mo doon. Ibig sabihin, alam mo na pwede siyang malugi. Kasi it's i-invest niya ngayon. Pwede kang kumita, pwede ka rin malugi. Kasi ang nangyayari, binabayaran mo yung kumpanyang yon para palaguin or pagalawin ang pera mo. Okay? So yun yung trust companies. Ibig sabihin, isang kumpanya na binabayaran para pagalawin ang pera mo. Hindi siya para hindi para itago ang pera mo, kundi para pagalawin ang pera mo at invest sa iba-ibang kumpanya. Okay? So ano yung mga tasks na related sa kanil? Asset management, ownership registration of the beneficiary, stock transfer and custodial arrangement like in court proceeding. So kapag nagka-problema yung stocks mo at kailangan sa ng court, sila humaharap. Okay? So parang kapag mayaman ka, bigay mo lang pera mo sa kanila, sila nang bahala mag-invest. Uupo ka na lang. Clear po? Ano bang example po nito? So, pag mayayaman, maraming to. Meron tayo kanyari BDO Life. Yung BDO Life, katulad noon, binigay namin yung pera namin sa kanila, silang bahalang mag-manage ng pera namin para i-invest sa different stocks. But not assurance na yung binigay namin 20,000, babalik sa amin ng 20,000. 20,000, 21,000, 25,000, pwede kung lumago yung pera namin. Pero at the end of the day, kapag nalugi yung pinag-investan, alam ko rin, sarili ko, na maaring hindi na rin bumalik sa akin yung 20,000. Okay. It's a gamble. Okay? Clear po ang pinakaiba po ng trust companies naman? Yes po, sir. Okay. So we have banko, yes, we have banks, we have saving and loan association kung saan binibigay mo, pwede kang umutang sa inutang sa inipon mo, and trust companies kung saan sila naman yung binibigay mo yung pera sa kanila para palukuin yung pera mo or i-risk yung pera mo. And last one is the credit unions. Ito naman, ang pinaka role naman nito ay magpautang. Okay po. So magpautang kapag kulang ang iyong pag-member ka nito, okay po. Pwede kang ang mangyayari to, basta member ka nito, pwede ka nilang pautangin, babayaran mo sa kanila. So parang tumutubo yung credit unions, maunyon. Kunyari ay ang basically ang kinikita niya ay galing sa tubo ng utang sa kanila. Okay? So, pwede kang umutang sa kanila at tutubo sila galing sa interest ng utang mo. So, ang major concern nila ay magpautang. Okay? Yes, sir. Right. Next. Let's start with naman with financial intermediaries. Okay po. So, ang financial intermediaries naman po, ang ibig sabihin nito is a type of financial institution that act as a middle person between investors and borrowers. So, ibig sabihin, from the word intermediaries, merong talagang investor at merong pag-iinvestan sa yung tumatayo sa gitna. So, ibig sabihin, middle person siya. Middle company sila. So, ano yung ginagawa na? It includes the financial institution that receives money from one party and over it to another financial aid. In more technical term, financial intermediaries do not have depository function, thus commonly referring as mutual funds, pension funds, and insurance company. So, ibig sabihin, ang usapan dito ay hindi pera. Pera siya, technically, pero ibibigay mo siya sa kumpanya. Itong mga kumpanya na ito, hindi siya direktang kumpanya. Oh my God. Pag ibibigay, itong mga kumpanya ito ay tatanggap siya ng pera sa'yo. At yung kumpanya ito, ang gagawin naman niya, i-invest niya to sa iba. Okay? So, nasa gitna lang siya. Hindi siya direkta. Kasi katulad kanina, yung sa
depository. Pag binigay mo sa kanila ang pera, sila mismo ang gagamit nun. Mali. Dito naman sa financial intermediaries, pag binigay mo sa kanila ang pera, pagagamit naman nila yun sa iba. Okay? Nasa gitna. Ano yung saan nila ginagamit? Is either sa mutual funds, sa pension funds, and insurance companies. So ano yun? That's mutual funds. Pag tinawag natin mutual funds, is accumulation of money by selling shares and stocks and bonds in publicly listed corporation to individual corporate investors. So ang katulad po niyan, kayo ba ay pamilya sa pag naririnig niyo yung stocks. Narinig niyo na po yung mga word na stocks. Yes, sir. Anong alam niyo sa stocks? Sir, para po sa akin, ang intindi ko po sa stocks ay kung magkano po yung pera niyo sa isang kumpanya, parang ganun po. Okay po. So, stocks ay kumbaga parte mo sa isang kumpanya. Parte, kumbaga share mo sa isang kumpanya. Okay? So, ang mangyayari noon, mutual funds, pag sinabi natin mutual funds, ibinigay mo sa isang kumpanya yung pera mo at yung kumpanyang yon, ang gagawin naman niya ay ipambibili niya ng stocks. So, mutual fund siya kasi hindi mo siya basta-basta pwedeng galawin kasi iniipon yung mga stocks. Binibili niya yung mga stocks at saka bonds sa exchange commission, sa stocks and exchange. So iniipon niya yun. So ang main purpose niya ay bumili ng stocks. Okay? Para lang maipon at someday kapag pwede na, ibebenta naman niya yun. Okay? So, stocks. So, stocks fund ang binibili niya. Pwede naman, ang isa naman ay pension funds. Ibig sabihin, iniipon ng kumpanya ang pera mo para pagdating sa pag nag-retire ka na, may makukuha naman na kapalit. Kasi parang iniipon mo yung pera at magkakaroon ka ng pension after. So, that's a different na. Yung mutual funds, binibili niya yung ang ginagawa ng kumpanya ay pumibili siya ng stocks at kapag dumating yung maturity, ibebenta niya at makukuha mong pera mo. Pag pension funds naman, ang mangyayari dyan, kukuha sa'yo ng pera, iipunin nila yon at pagdating naman ng retirement mo, unti-unti ka may makukuhang pera. Not, hindi ibuo, kundi monthly may makukuhang pension na tinatawag natin. Pag insurance companies naman, yun na yun, sa health, kapag magbibigay ka sa kanila ng pera, iniipon nila yung pera, pero depende yun. Kunyari ay, ang insurance mo ay educational plan. Ibig sabihin, kapag college ka na, ilalabas na nila yung pera para bayaran ng iyong college na tuition sa college. Kung yun ay may health insurance, ibig sabihin, kapag nag-iipon ka ng pera sa kanya, pagdating ng araw na nagkasakit ka, bibigyan ka naman nila ng pera pang pagabot. Kung iyon naman ay death plans, katulad po ng St. Peter's, yung St. Peter's naman po, nagbabayad ako ng St. Peter's, in times na kailangan ko na, sila naman ang bahalang mag-asikaso ng lahat, ng kabaong, ng bulaklak, ng burol. So that is what we call insurance. In times of needs, may makukuha ka. Okay? So, nakita po yung difference ng mutual funds, pension funds, at saka insurance companies? Yes po, sir. Okay po. So, itong intermediaries, kumukuha siya ng pera, pero ang ginagamit niya yung pera sa another company. Okay? So that's the difference of depository. Yung depository, kumukuha siya ng pera at ikaw mismo yung gumagamit ng pera mo. But this time around, yung sa intermediaries, nagbibigay ka ng pera sa kanila, pero yung kumpanya binigyan mo ng pera,
sila yung namamahala ng pera mo kung saan nila dadalhin, na someday, pagdating ng oras na kailangan mo, ibibigay nila as service sa'yo. It's either pera, or unti-unting pera, or basta may kinalaman sa pera. Okay? Okay. So, investment institution are companies that engage in buying financial securities. Yan, financial securities or other companies for investment purpose only. These financial securities are held up to maturity and earns income as dividends. Yan. So yung dividends, ibig sabihin po noon ay yung po yung kita ng kumpanya na sinishare niya sa mga stockholders niya. Okay? At financial instruments. Ano naman? Paano naman? Ano naman yung ginagamit ng mga tao? Anong ginagamit ng tao in terms of pera? Kaperahan. Sige nga. Ano yung mga alam yung ginagamit ng tao in terms of value? Yung para magkaroon ng value yung isang bagay. May idea kayo? Ano yung pangahawakan ng isang tao para sabihin mo may pera ka? Kontrata po. Kontrata. Pera. Yung pinaka-alam natin, pera. Kapag may coins ka dyan, ibig sabihin may pera ka. May pambili ka. Diba? Kapag mayroon kang 20 pesos na hawak dyan, alam mo may 20 pesos ka na pambili. Okay. So, yan one ang example natin ay yung cash. Pero hindi naman laging lahat ay cash. Paano ba nagkakaroon ng sabihin natin mayroon kang pera kahit wala kang hawak na pera? Okay. Ano yon? The first one is the cash. Yung cash ay yung pera na hawak natin. Okay po. Pag mayroon kang cash, ang asset, ibig sabihin, ang pinakahalaga ay nasa iyo. Pero ang may liability, what's the difference with asset and liabilities? Sige nga. Kasi may mga words itong asset and liability. Anong pagkakaintindi nyo sa asset at sa happiness at liabilities? Sir, yung asset po, yun nga po yung mga ano na mga gamit or pera na hawak nyo. Tapos po, pag sinabi pong liability, obligation nyo pong bayadan po yun. Okay, okay po. Very good. Tama yun. So, kapag sinabi nating asset, ay ito yung value. Ito yung value sa'yo. Paano ba natin pasabihin yung asset? Ang asset ay kung ano yung value na hawak mo. Na kanino yung value ng bagay na hawak mo. Ang liability, sino naman may pananagutan. Kapag asset, katulad nito, kunyari ikaw, kapag may bahay ka, asset mo yun kasi meron kang bahay. Pero pag may utang ka, liability mo yun kasi may pananagutan ka. So asset ay yung pabor sa'yo, ang liability ay pananagutan mo. Okay. So kapag may cash, pag may hawak kang cash, siyempre pabor yun sa'yo. Pero ang may pananagutan sa'yo ay ang government. Kasi ang government ang nagbibigay ng halaga dun sa pera mo. Ibig sabihin, walang kwenta ang 20 pesos mong hawak kung hindi siya bibigyan ng value or hindi siya pupukuhanan ng gobyerno. Okay? So kaya nga po yung pera, pag luma na yung pera, kahit hawak mo yung lumang pera, dahil hindi na siya liability ng gobyerno, wala nang value yung pera mong papel. Kahit hawak mo yung lumang perang papel na 1,000, wala na yung value, hindi na siya asset. Kasi hindi na siya pananagutan ng gobyerno kasi wala na siyang pera. Okay? Check. Pag sinabi naman natin cheque, ang value ay nasa may hawak ng cheque, definitely nasa kanya ang pera kasi hawak niya yung pera. Pero ang pananagutan sa checking 'yon ay sino ang naglabas ng cheque. 'Di ba? Kasi siya ang magbabayad, kunyari ipinambayad ng tao ang cheque, ang magbabayad ng sa checking 'yon, sa value ng cheque na 'yon ay yung nag-issue ng cheque.
Okay? So, pwedeng cash, pwedeng check, loan. Ang loan naman, asset siya sa nagpautang. Okay? Hindi siya, hindi porket nangutang ka, asset mo yun. Hindi. Pananagutan mo yun. Kasi hindi, may pera ka nga, pero hindi naman talaga sa'yo yun kasi inutang mo yun. So, asset siya dun sa inutangan mo. Kasi someday, alam niya na may babalik sa kanya. Liability siya sa'yo kasi kailangan mo siyang bayaran. Okay? Bond. Ang bond ay utang. Pag sinabi nating bond ay utang yun. Okay? Utang yun na mayayaman. Malalaking utang yun. So kapag may bond ka, ang asset ay nandun sa inutangan mo at ang liability naman ay sa umutang. Okay? Tandaan, ito ay long-term na utang. When we talk about bonds, ito ay pangmatagalang utang. So kapag mga gobyerno to gobyerno utangan, financial bonds ang tawag doon. Okay? And last one is stocks. Ang stocks naman, ito ay parte ng isang kumpanya na pinagbebenta. So ibig sabihin, kapag may stocks ka, hindi ibig sabihin noon, ang asset noon ay may asset ka, may hawak ka sa kumpanya, pero hindi ibig sabihin walang may liability doon. Asset yun ng kumpanya at ikaw. Pareho kasi kayo may-ari ng bonds na yun. Though, parte siya ng kumpanya, parte ka ng kumpanya kasi may hawak ka, ibig sabihin, nasa isang kumpanya pa rin. Pareho kayo. Yung nagbenta ng parte ng kumpanya at saka ikaw ay may parehong asset nyo yun. Okay? Okay. So, ano naman ang uri ng stocks? Sabi nga natin, ang stocks ay parte ng kumpanya na ibinagbebenta or percentage sa kumpanya. Okay. May tinatawag tayong preferred stocks at saka common stocks. Diba, meron mga stocks holder meeting. Pag sinabi natin yung preferred stocks, ito yung stocks or parte ng kumpanya ng na pwede lang pagmamay-ari ng exclusively dun sa may sa main goal. Ibig sabihin, may parte lang sa kumpanya na open for public. Pero may parte sa kumpanya na doon lang 'yon iikot sa mga may yaman na may-ari ng kumpanya. Okay po. So kumbaga etong stocks na to, 'di ba? Pag tumutubo kasi yung stocks, preferred stocks. Pag tumutubo ang kumpanya ay example 100% ang kumpanya. Kunyari ay BDO. Yung 100% na yon, yung kunyari preferred stocks nila 75, iikot lang yon sa major stockholder. So yun lang yung pwede nilang paghati-hatian. Yung 25%, yun yung pwede lang ibenta sa kahit sa mga common na tao. Yun naman yung binibili sa stock exchange as tinatawag nating stocks. Yun yung common stocks. So prepared natin, ito yung mga major holder. Kumikita ang kumpanya, ibig sabihin noon ay may dividend na makukuha. Ang pinagkaiba noon ay may nakaset, pag prepared stocks ang meron ka, na may nakaset na ito dapat ang tubo mo. Kailangan mabayaran yung tubo mong ito. Ibig sabihin, hanggat hindi na babayaran yung preferred stocks na tubo nila, hindi wala makukuha yung common stocks na tinatawag natin. Ibig sabihin, kailangan mo na mabayaran yung mga malalaking kumpanya. Bagos kung ano matitira, yun naman ang paghahatian ng common stocks. Okay? So, ito yung preferred stocks ay yung parang nakasave para mabuhay ang kumpanya na sila yung namamahala. At yung common stocks naman ay para lang merong pagkuhanan ng funds na pwedeng pagkuhanan kasi galing sa labas yung pera na bumibili. Okay? Nakuha po yung pinagkaiba ng common as half preferred. Opo, or may tanong kayo. Nakuha po yung idea ng preferred at saka common.
kunyari kayo, nagtayo kayo ng kampanya. Hindi mo kasi pwede, kunyari, lahat ng girls ng APM, nagtayo sila ng kampanya. Okay? Ngayon, ay kanya-kanya kayong share. Siyempre, kapag may share ka, may say ka sa kumpanya. Meron kasing limit, pero gusto mo, gusto nyo na magkaroon ng pera na ang kumpanya na hindi manggagaling sa inyo. Kaya mag-o-open kayo ngayon ng stocks na common stocks. Ang doon sa may maaari ng kumpanya, ang tawag doon, preferred stocks. Yung in-open nyo sa labas ay ang common stocks. Ngayon, ang mangyayari nito, hindi pwedeng masyadong malaki yung common stocks kasi pag dumating ang oras na mawala na kayo ng say sa kumpanya dahil nabenta nyo lahat ang stocks nyo sa labas. Example, kung 50% ang binenta nyo sa labas, eh ngayon, binenta sa labas, may kunyari ay si Urbino may 25%, si Ona may 25%. So, ang ngayon, ang ginawa nila, pinagbenta nila yung other 50% as common stocks. Ngayon, ang bumili pala ng common stock ay isang tao lang. Eh, di may 50% siya. So, siya na ngayon ang may say sa kumpanya. Siya na yung pinakamay-ari ng kumpanya. So, hindi pwede yun. Pag tinabi natin preferred stocks, ito yung nakasave para lang nakasave ito para sabihin sila lang ang may-ari. Okay? Sila yung may-ari. So, ibig sabihin, kung may unang kikita, sila yung unang kikita. Okay? Ngayon, kapag nabayaran na yung kita ng mga preferred stocks, saka lang, pwedeng yung natira doon sa kinita, ang paghahati-hatian ng mga common stocks na pinagbenta lang. Nakuha na po. Yes po, sir. Okay, ngayon. Ngayon, so saan naman dinadala yung stocks? Saan binibenta yung stocks? Primary market and secondary market. Capital market and money market. So may mga markets tayo. Anong pinagkaiba-iba naman ng mga markets na to? So pag sinabi natin primary market, example, direkta to. Ibig sabihin, kapag ang kumpanya ay nagsabi na magbebenta sila ng stocks at bumili ka ng stocks sa kumpanya yung loan, direkta. Example, nagsabi ang kumpanya, binibenta nila ang 10% nila ng BDO. Bumili ka sa BDO, 10% ng 10% stocks. Binili mo yun. That's primary market kasi direkta. Pero pag secondary, ang nangyayari nito ay nag-open ang BDO. May bumili na stocks. Ang nangyayari naman dun sa stocks na yun, in-open niya sa stocks and exchange, magbebenta niya ngayon sa iba-ibang tao na 2%. So secondary na 'yon kasi hindi mo direkta binili ang stocks mo sa offering ng kumpanya kundi doon na sa stocks and exchange kung saan maaring binili niya siya ng tao at bibilihin mo siya sa tao nagbenta ng stocks na 'yon para kumita lang siya. Kasi sa stocks and exchange para siyang buy and sell. Bibili ka ng stocks dito, pwede mo siyang ibenta na mas mahal para kumita ka. Okay. Example, nung kumita ang dito, kunyari dito, nung dito yung kababaan ng dito, binibenta yung per share ng dito for pesos. Yun, nung nag-boom yung dito, yung stocks nila, naibibenta nila ng 18. So maraming bumili ng dito. Ngayon, hindi naging matunog, bumababa rin yung value. So, ibig sabihin, yung bumili ng mga stocks nandito, naluluke. Eh. It's a buy and sell. So, kung gusto mong wag kang malugi, example ay ang bili mo sa 10 piso ay sa stocks mo ay 10 piso, pwede mo siyang benta ng 12 pesos, yun ay kayo may bibili. Okay? Pag may bumili, kita ka. Wala ka ng stocks nandito kasi nabenta mo na yung stocks mo nandito. Kumita ka na ng 2 pesos per stocks. So, ganun yung stocks and exchange. Bentahan lang yung renew ng stocks. Okay? Then, we have the capital and money market. When we talk about capital market, ito naman yung market kung saan nagbebentahan sila na yung mabilisan. Example, meron sila mga funds sa kumpanya na hindi naman nagagalaw.
hindi naman nagagalaw, gusto nilang ikita. So pag sa dadalhin nila sa capital market, bibili sila ng mga stocks. Pero pag money market, mali pala. Pag money market, kapag may idle na doon pala dinadala yung mabilisan lang, bibili ka ng stocks dito, yan. Pero kapag capital market, ito yung pangmatagalan kasi ang usapan dito utang pangmatagalan. Capital market. So capital market ay within big companies. Nag-offer sila ng mga loans, na pwede mong utangin for a long term. Pero pag money market, ito yung mga mabilisan lang. O kunyari, nagpapautang sila ng good for 1 year, for 6 months. So that's money market. Okay? Pero kapag matagalan yung usapan, more than 2 years na investment o 2 years na utang or bonds, that's capital market. Okay? Okay. So those are the different markets. Primary, kapag mismo ang kumpanya ang nag-open at bumili ka sa kumpanya ng stocks. Secondary ay kapag binili mo na yung stocks mo from a person na bumili sa primary. Capital, kapag ang usapan natin ay pangmatagalan na utangan, pero money market naman ay kapag mga short term na utangan lang. Okay po tayo? Question? So dyan nagtatapos po ang ating pong lesson. Any question so far? Okay na po, sir. Okay po. So ang kailangan ko lang po, may question po? Wala kayong question? Gusto liwanagin? Ang pera, masanay na kayo na puro pera pinag-uusapan natin ha. Stocks, bonds, yan. Question? Clear po tayo? Opo, sir. Ayos na po. Okay po. Again, when you talk about finance, ay paano mo gagamitin. Okay? Hindi siya about sa magkano ginastos mo kasi yun ay problema ng accounting. Ang finance is about the flow ng pera. Paano mo gagamitin, saan mo i-invest. Yan. Yun ang focus natin. Okay? So ang kailangan nyo lang isubmit sa akin ay outline. Outline ng ating napag-usapan. Okay? Hoping na I am recording this class. Pwede i-upload ko rin siya. So pwede niyong balikan para makapag-outline kayo ng ayos. So saan niyo po i-upload? Sa YouTube, I'll be giving you the link afterwards. Sige po. Salamat po. Okay po. Any questions so far? Clear na po tayo. Sa papel na lang po, sir. Sa long pad or sa yellow pad? Papel na lang. Papel. Papel lang po. Sir, pwede bang pasang online? Send na lang pwede po naman po. Inyo? Pwede naman po. Pwede naman po. Walang problema. Sige po. Okay. Papel. Ano bang ginagamit nyo? Yellow paper? Long pad po. Okay po. So kung ano meron sa inyo, long pad. Okay lang po yun. Kung long pad. Okay po. Sir, pagpapasa ng online, pwedeng e-word na lang po. Or send PDF na lang po sa inyo. Or PDF. Naka-PDF po. Na para hindi naman po siya pasahin. Ayoko nang gawa ng isa'y gawa ng lahat. Okay? Okay po. Sige po. Sige po. Thank you very much for attending. Bye-bye po, sir. Bye-bye. Bye, sir. Bye.